ang ika-anim na istasyon o salita ng Panginoong Hesus ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 19, Talatang 29 at 30. May isang espongha roon na puno ng maasim na alak. Ito'y tinubog at inilagay sa dulo ng isopo at ipinasipsip kay Jesus. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Sa wikang English, mga katuwang, it is finished or it is accomplished. Sa wikang Espanyol, consumatum est. Ang ibig sabihin ng ika-anim na salita ay ang tinatawag na words of victory or triumph. Bakit kamo? Because of that word, parang sinabi ng Panginoong Jesus, napagtagumpayan ko na ang hirap at sakit sa krus. Kaya ang ating Panginoon ay talagang napaka-basical or very simple na salita bago siya nalagutan ng hininga. Ganyan ang ating Panginoong Jesus. Ang salitang, it is finished. Alam niyo po, kung mapapasa niyo po sa kasaysayan ng buhay ni God Jose Rizal, na mga huling sandali bago siya bariling sa isang parking field sa Maynila, akong tawagin ay Bagong Bayan, which is now called Luneta. Bago sumigaw ang Spanish commander chief ng Spanish soldier ng Fuego, may sinambit si God Jose Rizal. At yun din ang sinambit ng Panginoong Jesus. Consumatum est. It is finished. Naganap na. Kung ano yung sinambit ng Panginoong Jesus habang siya'y naghihirap sa krus, yan din ang sinambit ng ating pambansang bayani. Ilang sandali bago siya tuluyang barilin ng mga sundalong Espanyol sa Bagong Bayan Field sa Maynila. That was December 30, 1896. At alam niyo po, napaka-simple na salita na binigkas ng Panginoong Jesus. Anong klaseng victory mayroon kaya sinabi ng Panginoong Jesus na it is finished? First, victory from curse. Second is victory from sin. The third is victory from condemnation. And the last one is victory from death. Kaya ang ating Panginoong Jesus, sinambit niya ang salitang, it is finished, naganap na, consumatum est.
ganyan ang Kristo na nagtagumpay mula sa kasalanan, kaparusahan, sumpa at kamatayan. Yan ang Kristo, bagamat sa kabila ng siya'y naghirap sa krus, di siya nagpatalo sa bitag ng Diablo. Jesus did not lose in the sting of death. Bagamat dinanas niya ang dusa't kamatayan sa krus, kaligtasan pa rin ang siyang nanaig sa atin sa pamamagitan ng hirap at dusa ng Panginoong Hesus sa krus. That's the victory or triumph uttered by Jesus while He suffered and death on the cross. Tayo po'y manalangin. O Jesus, sa pamagitan ng iyong sakit at dusa sa krus, sinambit mo sa iyong bibig ang salitang consumatum est. It is finished. Naganap na. Nangangahulugan, napagtagumpayan mo ang kasalanan, kaparusahan, sumpa, at kamatayan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng katagumpayang iyong matatamo ay siya rin tagumpay na aming matatamo dahil sa iyong tulong. Salamat Panginoon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Shalom po sa inyong lahat. Ako po si Coach Pia Mansano Bain at narito po sa inyong harapan. I just would like to greet you all a very blessed day sa lahat sa inyo at lalo na po sa ating host ng The Kapahayagan TV Channel hosted by our coach Brother Ryan America. Thank you so much for inviting me here to become a part of your program. And today, I just wanted to do my assignment sapagkat ang ibinigay po sa akin na assignment na aking tatalakayan ay ang number 6 na last words ng ating Panginoong Jesucristo na pinamagatang it is finished. So, mag-proceed na po tayo. Ang ating text po ay hango po doon sa John 19:30. Kung ating kukunin, ano, itatagalog na lang natin. John 19:30, ang sabi po niya doon ay, nang natanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na. Or sa English, it is finished. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Alright, so, kung sa English yan, no, it is finished. At kung kukunin po natin sa dictionary ang meaning ng it is finished, ang sabi niya, it is completed. Or it is done in excellent package. Or it is accomplished. And it is a declaration of our Lord Jesus Christ of the fulfillment of His mission here on earth. Yan, it is a declaration of victory. But before that, sa ating topic for today, ano ba itong na-finish or na-accomplish ng ating Panginoong Hesukristo? So magbibigay lang po tayo ano ng mga ilan sapagkat ang ating pong oras ay mayroon po siyang length. All right, bibilisan ko po. Kung kukunin po natin doon sa Greek word ng it is finished ay sabi niya tetelestai. No, kung iislangin natin, no, sa Tagalog ay tatalas tayo. All right, but anyway, no, may parang pagkakahawig, no. If you accomplish something, parang if you achieve something,
parang tatalas nga yung experience, ano, yung mga iyong naging victory ko sa isang bagay at mas marunong ka na sa susunod mong hakbangin. Alright, but anyway, ang cross-reference po doon ay John 17:4. Itong John 17 po ay nag re-report ang Panginoong Hesukristo bago siya papunta doon sa court at malilitis po siya. Ano? So, kung babasahin po natin iyon sa John 17, ito po yung kinakausap na ang Ama at ibinibigay na niya kung ano ang mga na-accomplish niya. So, mga ibang na-accomplish na kanyang inire-report dito, ang sabi niya dito sa John 17:4, no, as our cross-reference, I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have been given me to do. So, mayroon pala purpose ng pagparito ng Panginoong Hesus dito sa lupa sapagkat mayroon palang work na ipinapa-accomplish ng Ama sa Kanya sapagkat dineclare niya dito, sabi niya, I glorified you on earth, having accomplished the work which you have been given me to do. So, ano kaya itong work na ipinagawa ng Ama sa Kanya? Alright, kung titingnan natin, ano, mga kapatid, ang sabi niya dito, no, I have shown you your glory. So, kung kukunin po natin, ang ibig sabihin ng glory is a full weight. Noon, ang akala po natin ng glory is smoke, no? No, it's not the smoke. Hindi po yan ibig sabihin na smoke ang glory. The glory means the full weight ng kanyang pagka-Diyos or a full weight ng iyong pagkatao. Okay, ang sabi niya dito, ang kalwalhatian, no? Means the glory, or sa English is a glory or the full weight. Now, kung kukuha naman tayo ng supporting verse dito, ay makakahanap po tayo doon sa Exodus 33:19. Sabi niya, kung aking kukunin ang aking Biblia, no, para sa ganun ay makuha po natin ito ng very accurate. Hallelujah. Sa 33:19, it says here, sa Tagalog na lang, at kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo. Ang kinakausap niya dito ay si Moises. Kasi itong si Moises, gusto po niyang makita ang mukha ng Diyos Ama. Ngunit ang sagot ng Ama ay sabi niya, ay ang ang makakakita sa akin, no? Sabi niya, hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng makita ng tao ng face to face kasi walang makakakita na mabubuhay. Hallelujah. Kundi, ang nakita ni Moises ay ang likuran ng Diyos Ama. Okay, so magpapatuloy po tayo. So ano ba ito? I have shown you your glory on earth. Ano ba itong glory na ipinakita, no, ng Panginoong Hesukristo dito, na glory ng Ama dito sa lupa sa kanyang katauhan? Ang glory means the full weight. Ano daw ito? Ang kabutihan ng Diyos. Wow, napakabuti ng Diyos, no? Sabi niya, at ito na lamang, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, at kanyang ipinadala ang kanyang anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Englishin nga natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Diba? Kasi ang tao nung mamamatay, mamamatay yung kanyang espiritu, wala siyang papupuntahan, no? Pupunta lahat sa hell, o kaya yung sa paghihirap. No, kasi walang protection, walang blessing ang Diyos. Kasi nung nagkasala si Adan at si Eva, ang presensya po kasi na nananahan si Adan at Eva ay sa presensya ng Diyos. Ngunit nung nagkasala na po sila, no, ay napaalis po sila sa presensya ng Diyos. At yun ang gusto na pabalikin ng Diyos sa atin. Pabalikin tayo sa kanyang presensya. Kaya nga, naiprophesy ni Prophet Isaiah doon sa Isaiah 9:6. Ang sabi niya doon ay, for to us a son
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government upon in his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, of the increase of his government, and peace there will be no end. Ang tao ay nawalay sa kaharian ng Diyos. Or, ang kaharian kasi means it is a government of a king. So, sino ba ang king? Si Jesus Christ, di ba? So, ibabalik niya tayo doon sa presensya niya or sa gobyerno niya. Ang gobyerno niya, ano, ay yes, it's a perfect. Ito ang gamit niya doon sa langit. Kung atin namang bubuklatin, ano, ito yung hinanap, no, at pinapaturo ng mga disipulo, sabi niya nila kay Panginoong Hesukristo, turuan mo kaming manalangin. At alam niyo po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, okay, ganito kayo manalangin. At ito nga ang ating mga sinasambit, no? Ama namin na nasa langit, sambahin ng pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa ng gaya ng sa langit. Kaya mga kapatid, hindi natin kailangan mamatay para mabuhay sa langit, kundi pwede tayong mabuhay dito sa lupa ng gaya ng sa langit. How? Kailangan natin ng direction. Kailangan tayong mabuhay, magpailalim sa kapangyarihan o kaharian o gobyerno ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kaya babalikan po natin ano, yung kanyang salita ng pagkalalang sa atin. Even if this is a 6,000 years or 6 million years pa, still the word of God is still fresh as of today, right now. Kasi ang salita ng Diyos hindi mababali. Ang salita ng Diyos ay forever, no? Habang binabasa natin, it activates it in time and season. Okay, kasi ganito ang pagkalalang ng Diyos sa atin. Kaya huwag nating kalilimutan ito. Always go back to the original creation of God, original na pagkalalang sa atin, para makuha po natin ang ibig sabihin kung ano ba itong tinutukoy natin na it is finished. Kasi ganito kasi ang sinabi ng Diyos, no, sa Genesis 1:26, and we are going always to remember this, kung sino ka at ako. Okay, ganito ka-powerful ang pagkalalang sa atin ng Diyos. Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, that's the point, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad at nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Yan po ang kapangyarihan na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ginawa po daw tayo ayon sa wangis at larawan niya, at tayo ay mamamahala dito sa sangkalupaan sa lahat ng mga nilalang ng Diyos nagsisilakad gumagapang dito sa lupa. Kaya nga mga kapatid, ito ang ibinigay ng Diyos, no? Sabi niya na kanyang ang pinagawa ng Ama kay Jesus Christ, I have shown you your glory on the earth. Pinakita niya, no? So number 2 naman tayo, I gave them the message that you gave me. So ano kaya itong message, no? Ito pala isang pinagawa ng Ama sa Panginoong Hesukristo, bakit siya bumaba dito sa lupa. At ang sabi niya dito sa verse, no, 4:17 sa Ingles, ang sabi niya, ano kaya itong message? Napakaraming message mga kapatid, pero mayroong specific na message na dala ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagmemensahe, no? Halimbawa ako, ang mensahe ko, ang mensahe ko na dala ko ngayon, ang topic ko ay it is finished. So ano naman ang topic or kaya itong subject ni Lord Jesus Christ noong siya ay nandito sa lupa. Hari siya. Remember, hari siya. So, ano naman ang kanyang mensahe? Sabi niya doon sa Matthew 4:17, sabi niya, from that time, Jesus began to preach His message. His message. Tingnan natin muna kung sino ba si Jesus Christ. Jesus Christ is a king. At ang hari
ay may kaharian at ang kanyang kaharian ay tinatawag na kanyang gobyerno. So this is what we call his kingdom government, at ibibigay niya ang kanyang alituntunin, mga batas na kailangan sundin ng mga taong kanyang nasasakupan. Tayo ba ay nasasakupan ng Diyos? Yes. So it means kung tayo nasasakupan ng Diyos, we need to follow ang kanyang mga alituntunin sa kanyang kaharian. Para sa ganun, tayo ay maproteksyonan. Kaya nga, mga kapatid, ang lahat ng mga gobyerno na nandito sa lupa ay ginawa lang ng tao yan. Kaya hindi masugpo-sugpo lahat ng mga problema, no? Hindi masolusyunan. Imbis na mabawasan ang problema, ay nadadagdagan ng nadadagdagan. Bakit? Kasi ang mga solusyon ng tao ay hindi susolusyon talaga. Ang ginawa ng tao na mga batas ay hindi solusyon, no? Kasi nung inilabas tayo dito sa mundo, mayroon na ang batas na para sa atin, no? Kalakip sa atin ang batas ng Diyos. Okay? So, dito sa kaharian ng hari, mayroon siyang batas na kailangan sundin para masugpo, no? It is a solution of what? The sickness, masugpo, no? Ang ating confusion. Dahil nawala ang tao, sabi niya doon sa Hosea 4:6, my people were destroyed because of lack of knowledge. Knowledge about what? The knowledge about the truth, about the word of God. Wala tayong alam. Kaya ang scheme ng Diablo ay paikutin tayo para hindi natin malaman kung sino tayo. Di ba? Na-declare kanina Genesis 1:26, kung sino tayo in original na pagkalalang, ginawa tayo na kawangis at kalarawan ng Diyos. At binigyan tayo ng kapangyarihan na mamahala dito sa lupa. Pero lumabas ang tao doon sa presensya ng Diyos, kaya hindi na siya makapamahala ng maayos. Kaya nga ngayon na nadadagdagan at nadadagdagan ng mga problema, hindi nasusupo. But right now, dumating ang ating Panginoong Hesukristo para ibalik ang kanyang original gobyerno. Alin ito? Gobyerno ng hari. Na siya ang hari at ang kanyang mga salita ang lamang ang ating susundin at magpailalim tayo doon. So there are 10 na batas ng Diyos na even in the Old Testament na naibigay kay Moses, and until now is still, it sounds talagang makapangyarihan. Ano ito? The Ten Commandments. Anong number one doon? Love the Lord thy God with all your soul, with all your mind, with all your strength. No? At ang ten na iyon ay pinagsum up na into two. And what is the second? Love thy neighbor as thyself. So, nasum up yun, no? If you love God, yung number one, then hindi mo siya, ang iyong kapwa, hindi mo maaabuso. Hindi mo mananakawan. Hindi mo magagawan ng, hindi mo pwedeng patayin. Kasi may takot ka sa Diyos because you love the Lord God. At yan, mga kapatid, ang susugpo ng mga batas na dapat sundin ng tao para ang dito sa lupa ay magkaroon ng peace. It's a peace on earth. Kung lahat ay umayon sa gobyerno ng Diyos, which is the kingdom government of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po yan ang idinala niyang mensahe dito sa lupa, ang mensahe ng paghahari ng Diyos dito sa kalupaan. Kaya nga ang declaration niya ay, from that time, Jesus began to preach his message, at ano ang una niyang declaration? Turn away from your sins. Turn away from your sins means hindi ka atungal-ngal diyan na you feel sorry about your kasalanan, and then after you atungal-ngal your kasalanan ay makalimutan mo and din babalikan mo ulit. It's not that way. Kasi ang ibig sabihin ng turn away from your sins is lumayo ka sa pagka-rebelde mo. Rebelde ng ano? Rebelde ng katotohanan. Turn away from your sins means to change the condition of your mind, of your thinking, na nag-iisip ka ng masama, no, sa kapwa mo. Nag-iisip ka ng mga napakaraming kasamaan na nandito. Linisin yon. Change the way, the condition of your thinking. At ngayon,
aaralin mo na ang batas ng Diyos at ito na ang magiging batas ng isip mo na susundin mo para sa sarili mo, no? Tuturuan mong sarili mo na tumindig sa harapan ng Diyos, no? Kaya ito ang gusto ng Diyos na ibalik sa atin. Yung sabi niya, turn away from your sins because the kingdom of heaven is here. Nandito sa atin. Ngunit hindi lang nakikita dahil hindi natin naaaral ng mas malalim ang kahulugan ng mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo na nandito na sa atin ngayon. This time, right now. Kaya nga, it is a victory, no? The kingdom message is the victory, no? The gospel is the victory of a king, no? Nagtagumpay siya. So, ang sabi niya noon, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit ang kaharian ng langit. So, sabi niya dito, this is the message that, sabi niya, na ibinigay na daw sa atin. So, ang question, sinusunod ba natin? Yan ang question. Kaya, yan po ay masasagot lamang ng isang tao kung siya ay sumusunod o hindi. So right now, we need to align ourselves para din tayo ay mai-align doon sa sinabi niya. At very successful ano ang the length of the life of our Lord Jesus Christ. 33 and a half years ang length ng buhay niya, but he accomplished his assignment here on earth, no, na planchado. So tayo rin ay ipagpapatuloy natin ito dahil ang sabi niya sa mga kanyang mga disipulo at sa atin na rin. Sa atin, lahat ng mga tao, sabi niya, go into the whole world, ano? And preach this message. What is that message? The message about the kingdom of God. Sabi niya, into all nations, no? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Go into all nations and teach, no? Ang lahat ng mga tao na sumunod sa aking commandments. Go into the whole world, sabi ng Panginoong Hesukristo, and teach the message about the kingdom of God. Ano ang sabi niya? As a testimony unto all nations, and then the end shall come. What is this end? End of paghihirap ng kaisipan ng tao na hindi makahanap-hanap ng mga solusyon sa buhay. No, ang paghanap ng solusyon sa buhay ay ang pagsunod sa batas ng gumawa sa atin. Hallelujah. Kaya purihin ng Diyos. Ang sabi pa niya dito ay ang mensahe kasi ng kaharian ng langit, ito ay nagpapalayas ng mga demonyo. Kasi ang kinakatakutan ng mga demonyo ay ang hari na gumawa sa lahat na makapangyarihan. Ang kinakatakutan ng demonyo ay ang mensahe o ang hari at ang kanyang mensahe. Bakit? Ito ang magpapabalik loob sa atin sa original nating kalooban, sa original nating pagkatao. Ang sabi niya dito, Luke 9:1-2, then he called his disciples, his 12 disciples together and gave them the power and authority over all devils and to cure diseases. And he sent them to preach. He sent them to preach, ha? Hindi niya sila isisent na wala silang pwedeng i-preach. Kailangan, nagbigay siya ng specific na kailangan nilang i-preach. Anong ipipreach nila? Yung ipinipreach niya. Jesus Christ is a great rabbi. Rabbi means teacher. At ang teacher ay mayroon siyang specific subject. Ano yung specific subject niya? Ang kanyang mensahe patungkol sa kanyang kaharian. His government, his kingdom government, dahil siya ay king, as I have said before. Ang sabi niya, and to cure diseases, and he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Ang magpapacure sa kaisipan ng tao ay ang mensahe patungkol sa kanyang kaharian. Patungkol sa kaharian ng Diyos. At kapag nahilang kanilang mindset, nailin niya na sa mindset ng Christ, kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, you have a mind of Christ. Kailangan tayo ay maihulma at mailin niya sa kanyang kaisipan. At makukure ang diseases sa ating mindset, and then makukure ang ating mga puso,
at magkukure din ang ating mga katawan at magkukure din ang ating the way we talk, the way we the way na tayo ay makipag relationship sa Diyos, bumalik tayo sa Kanya. Kaya ito ang sinabi at inireport ng Panginoong Hesukristo na it is finished. Ano? Kasi mayroong assignment na pinagawa sa Kanya ng Diyos Ama na na-accomplish niya. And dahil po sa limited time ko, ay thank you so much po sa inyong lahat, sa mga magre-replay, sa mga nanonood. I salute you, God bless you, and I pray that the Holy Spirit be with you at na-take over kayo ng kingdom message, kasi kahit gusto natin o hindi, babalik tayo sa original na pagkalalang sa atin. Ang Panginoong Hesukristo ay hari, mayroon siyang gobyerno, ang gobyerno, ang tawag doon sa gobyerno niya ay gobyerno ng kanyang kaharian, at ang lahat ng kanyang batas ay kailangan magpailalim, magpasailalim ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na nandito sa lupa, at ang lahat ng nandito sa lupa, mga tao at lahat ng mga nilalang niya ay magpailalim sa kanyang batas. I thank you and I glorify the Lord, the Father, Son, and the Holy Spirit, at samahan po niya tayo sa ating mga buhay sa pag-unawa sa kanyang mga salita. God bless you all and more power sa ating brother Coach Ryan America sa kanyang Kapahayagan TV channel. Hanggang sa muli, this is your Coach Pia saying shalom to all and God bless you all. Sa pananalangin ko, tinuruan mo akong manalig sa iyo. Ang isip ko nito, isip ko, umamagamit ko. Palakpakan natin ang Panginoon.